Sorry, it's DJ. Hello! Magandang buhay sa lahat! So, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay ang pagpapakita ng pagiging malikhain sa paggawa ng anumang proyekto. So, ito po ay under po ng ESP 6, ikatlong Malikhain, Module 5. Sa katapusan ng module, ikaw ay inaasahan na sabi ang mga kadangian ng taong malikhain. Number 2, makapagbibigay ng solusyon sa mga suliranin sa malikhain pamamaraan. At number 3, paipapakita kung paano ang pagkamalikhain ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa. So mamaya, lahat po iyan ay mapag-aaralan natin isa-isa. Okay po, so bago po tayo pumunta sa ating pinaka-topic sa araw na ito or pinaka-paksa. So, tignan muna po natin or sagutan po muna natin ito. So, lagyan ng check ang hanay na nagpapakita ng iyong unay na sa loobin at gawin sa bawat sitwasyon. So, ito, ibig sabihin, kanya-kanya kayo kasi tunay mo sa loobin at gawin. So, kasi diba magkaiba tayo ng sa loobin at gawin. So, maaaring iba-iba po yung ating maisagot dito. So, nandito po kung madalas mong ginagawa, kung paminsan-minsan, at hindi kailanman. So, number 1, nagbabasa ng iba't ibang aklat upang madagdag ang kaalaman. So, may aaring madalas, paminsan-minsan, o hindi kailanman. So, meron kasing mga tao na minsan lang din magbasa ng aklat. So, iti-check mo is paminsan, minsan. Halimbawa po, ito. So, iti-check mo yung paminsan, minsan. Next po, madalas na maglalaro ng computer games kasama ang barkada. Ayan. So, kung hindi ka naglalaro kailanman, pwede hindi kailanman. Kung paminsan-minsan na nakikipaglaro pa sa mga barkada mo, lalo ngayon, yung mga bata ay talagang na-in sa gadget at sa mga laro. So, kung madalas, kung paminsan-minsan, nasa iyo po yun. So, again, ang sagot po ay depende kung sino yung taong nagsasagot. Number 3, pagdalo sa mga seminar para sa kabataan. Halimbawa, ako, teacher, dumadalo ako sa seminar para sa mga kabataan. So, pwede ko i-check si madalas. Kasi nga, ang mga teachers talagang napakarami po na seminars para mas mapapaunlad pa ang aming kakayahan. Okay. Pakikipagpalitan ng opinion sa mga kasingedad mo. Ayan. Diba kayo, halimbawa kayo, mga grade 6 students. So, madalas po ba kayo makipagpalitan ng opinion sa inyong mga kasingedad? So, yan po. Maaari mo po siyang i-check ng madalas. So, kung hindi naman, yun po, nasa sa inyo po yun. Number 5, panonood ng mga dokumentaryo na makatutulong sa pagkamalikhain. Yan. Halimbawa, madalas kang manood ng mga documentaries na katulad halimbawa ng Jessica Soho kung meron siyang feature na pagiging malikhain. Yan. Kung madalas, check. Kung hindi, paminsan-minsan at hindi kailanman. So ako kasi, nanonood ako madalas. Next, pagbabasa ng balita sa dyaryo araw-araw. Yan. Kung ang mga kabataan ang tatanungin natin, siguro paminsan-minsan na lang din sila magbasa or hindi na sila nagbabasa kasi more of ano na tayo internet tayo tumitingin. So, yung mga medyo may edad na, yan, talagang may mga tao kasi na gawin na nila na magbasa ng dyaryo araw-araw. So, ako paminsan-minsan na lang. Next, pagsali sa mga paligsahan sa paaralan. So, halimbawa, nung face-to-face learning tayo, sumasali ba kayo madalas sa paaralan? Oo. Kung madalas, yan po. Binabahagi sa iba ang pagiging malikhain. Yan, yung hindi mo siya pinagdadamot. Halimbawa, mayroon kayong activity sa school about sa poster making. Ay, yung klase mo ay nahihirapan. O, tinutulungan mo ba siya para mas mapaganda yung gawa niya? Okay, so yun po. Madalas. Pagsali sa mga proyekto ng mga kabataan sa inyong pamayanan. Halimbawa, sa inyong
seryoso pa yung mga activities sa community mo na kung saan may mga tungkol sa pagiging malikhain. So, sumasali ka ba? Okay, yun po. And then, pagsisikap na mapaunlad ang sariling kakayahan, syempre yan, dapat madalas kasi hindi tayo dapat mag-i-stay sa kung ano lang ang mayroon tayo. I-enhance pa natin. So, i-develop pa natin para mas lalo siya mapaunlad. So, next po. Suriin ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang SA kung ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon at DS kung hindi. Okay, sang-ayon kung payag ka at DS kung hindi ka sang-ayon or against ka doon sa sinabi nito. Okay, number one, kailangan pag-usayan ang anumang gawain upang maging maganda ang kalalabasan. Siyempre, sang-ayon tayo dito, di ba? So, ang sagot natin dapat dito ay SA. Okay. So, syempre, di ba, kailangan sa lahat ng ginagawa mo, ibibigay mo yung best mo. Kailangan pag-usayan mo kasi minsan lang po yung dumating sa buhay mo. So, ibigay mo na yung best mo. Number two, tiyakin maganda ang kalidad ng proyekto o anumang gawain. Syempre, kumbaga kung ikaw nga ay businessman or meron kang negosyo, lahat ng ibebenta mo, kailangan quality, may kalidad para maulit sa'yo yung mga mamimili. Okay? Total, pinagbuhusan mo na siya ng attention, pinagbuhusan mo na siya ng time, so gawin mo na po maganda ang kalidad nito. So, sang-ayon tayo dyan. Number three, sikaping maging original at hindi magagaya ng anumang likha o proyekto. Be unique. Yan. Be original. Di ba masarap yun sa pakiramdam na I am the original. Ako yung nauna na gumawa nito. So, replicate na lang kung sino yung gumaya nito. Okay? So, iwasan nating manggaya. Hindi natin maiiwasan na merong tayong ginayahan, pero make sure na mas iangat natin, i-level up natin doon sa ginaya nyo. Okay? Hindi yung super gayang-gaya. Kumbaga, tinignan mo lang yung process, ay, may maganda pa akong idea about dito. Okay, so, sikaping maging original. So, ayon tayo dyan. Next, huwag sumunod sa pamantayan ng paggawa lalo sa pagbuo nito. So, syempre, di sang-ayon. Sa lahat po ng ginagawa natin, mayroon tayong sinusunod na pamantayan. Kahit sa mga activities natin sa school, di ba? Kapag meron tayong art activity or kapag meron tayong activity sa ibang subject, we have the rubrics na sinusunod. Kailangan sundin mo yun. Bakit? Para mas mataas ang score mo. Kumbaga sa iba, kung sa ibang bagay, hindi sa school, kailangan sumunod ka para manalo ka. Diba? Kumbaga sumasali ka sa mga contest, may mga pamantayan yun, susunod ka doon. Hindi kailanman kinakailangan magtanong sa mga nakakaalam dahil nakakasira ito sa paggawa. Siyempre, di tayo sang-ayon dyan. Bakit? Lalo kung baguhan ka, bakit hindi ka magtanong sa mas nakakahanda sa'yo? Kasi nga sabi, diba, experience. Iba pa rin yung experience. So, mas may experience sila sa iyo. Maari mas may alam sila sa iyo. Okay? So, pwede ka namang magtanong. Okay? Hindi naman masamang magtanong mga bata or tayo, kahit na medyo may edad na tayo. Hindi tayo masama magtanong sa mas nakakabata sa atin. Kasi, maray mo, mas may alam sila, ma-i-apply mo doon sa ginagawa mo. Mas gaganda yung gagawin mo. So, yan lang po yung primary activities natin. Next po. So, muna po tayo sa ating topic for today, which is ang aking pagkamalikhain na pauunlad ang aking gawain. So, di ba po, in English, it is creativity. Okay? Paano napapaunlad ng pagiging malikhain mo yung mga gawain? So, let's find out. Okay. Ang bawat individual ay masasabing malikhain kung siya ay nagpapakita na kakayahang makaisip o makabuo ng mga idea, alternatibo o mga posibilidad na maging kapaki-pakinabang upang malutas ang bawat sulit. So, sabi tayo as individual, sabi nga, di ba, may kanya-kanya tayo kakayahan. So, ang isang malikhaing tao daw,
siya yung nagpapakita ng kakayahang makaisim. Halimbawa, may isang situation, okay? Tapos, bigla ang may agarang solusyon na kailangan gawin. So siya, nakakaisip agad siya ng idea paano mo susolusyonan yung bagay na yon o yung sitwasyon na yon para maging maganda ang result. So minsan kasi di ba hindi may iwasan na may aberya, okay? So hindi may iwasan na magkaroon ng problema. So yung pagiging malikhain natin, yung magiging solusyon para malutas yon. Next. Ang isang taong malikhain ay higit na mapapayaman ang kanyang sariling kakayahan sapagkat nakakakuha siya ng inspirasyon sa mga nabuo niyang disenyo. So, kasi diba kapag ka ikaw ay nakabuo ng isang mong kumbaga obra maestra, ibig sabihin, napaka, you feel satisfied dun sa ginawa mo. So, paano, mag-iisip ka, paano ko pa mapapayaman ko? Paano ko pa magaganda to sa susunod na gagawa ako? Okay? Hindi ang pagiging malikhain ay hindi natatapos dito lang sa punto na to. So, kaya nga yung mga ganyan, aral lang ng aral, basa lang ng basa, or search lang ng search talaga kung ano pa yung mga pwede mong alternatives na gawin para mas mapaundan yung pagiging malikhain. Mahalaga rin na ang isang manggagawa ay malikhain sapagkat ito ay maaari pa simulan at maging daan sa papundan ng kanyang sarili. Tama. Tumpakyan. Bakit? So kasi when kapag naging malikhain ka, kapag naging unique ka, kapag ikaw yung naunang gumawa, maa-amaze yung mga tao sa'yo. Okay? Hindi lang pag-undad sa sarili mo, ay nagawa ko to. Pero pag-undad na rin sa lahat ng bagay, sunod-sunod na yan. Kasi magiging sikat ka na eh. Kumbaga kung makikita yan ng mga tao, magpo-post, lalo ngayon, apakagaling ng social media, makita lang nila, pinost, kalat na yan. So sisikat ka, mabibili yung gawa mo. Okay? So magiging daan para maging maundad ka sa pamumuhay mo. Next po. Lagi isa sa isip na mahalaga ang pagkakaroon ng malikhaing kaisipan sapagkat dinadala nito ang tao at ang bansa tungo sa pabundan. Kaya nga na, kung halimbawa sa Pilipinas, napakamaraming creative na tao, diba? Yung mga products natin, hindi lang sa Pilipinas, nakakarating sa ibang bansa. So yung, hindi lang po yung sarili mo yung natulungan mo, pero natulungan mo rin ang bansang kinabibilangan. So ano nga ba yung pagiging malikhain? Ang pagkamalikhain, ang tao ay malikhain kung nagpapakita siya ng kakayahang makaisip o makabuo ng mga idea, alternatibo o mga posibilidad na maging kapakipakinabang upang malutas ang suliranin, makipagtalastasan sa kapwa o libangin ang sarili at ibang tao. So yung creative na tao daw, siya yung yun nga, sabi ko nga kanina, nakakabuo agad siya ng ideya o alternative na pwedeng gawin sa mga circumstances na dumarating, mga aberya. Okay? Yung paano niya lulutasin yung problema na yun na existing ngayon. Okay? And paano niya nililibang yung sarili niya? Kasi kapag ikaw may ginagawa, di ba, nalilibang ka. Hindi mo namamalayan din yung oras. No? Tapos, hindi mo namalayan, isang buong araw, may nagawa ka na pala. So, nalibang mo yung sarili mo, malilibang mo rin yung isang tao kasi pag nagustuhan nila, yung ginawa mo. Next. Okay. Ano-ano daw yung katangian ng isang malikhain? Number one, curioso or English. In English is curious. Malawak ang interest ng malikhaing tao sa mga bagay-bagay at mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Yan. Ako madalas ganyan, out of curiosity. Ay, paano niya nagawa yun? Ay, paano gumawa nito? Okay? So, ngayon, madali na ito eh. Kasi, meron tayong, sabi ko nga, social media, YouTube, yan. So, pwede kang mag-search paano ginagawa ito. And then, magagawa mo na siya. Say, halimbawa ako kadalasan talaga ngayon, self-story na lang din na, halimbawa, paano nga ba mag-remove ng background sa ganyan? Sa ano nga ba mag remove the background ng picture na hindi gumagawa
aming application. Halimbawa, ganun. Search ako sa YouTube. Okay? So, nakita ko na. Ah, alam ko na. So, minsan, nagiging malikhain nga rin tayo out of curiosity kasi gusto mong malaman paano ba ginawa yun. So, halimbawa, paano ba gawawa ng kung ano man na sa puzzle na ganito na made of wood, halimbawa. Okay? Search ka ulit. Basa ka. Okay? Magtanong ka sa mga nakakaalam. Then, magagawa mo na. So, yun po. Out of curiosity. Kasi interesado kang malaman doon yung paano ginawa yung bagay na yun. O paano niya na-provide iyon. So, number two, malawak ang interes. Kaugnay na pagiging kuryoso ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman ng malikhaing tao. Mula sa aking kaalaman ay may nabubuo at nabubunsan sa kanilang pagiging malikhain. Iyan. Yung number one and number two, medyo related yan sa isa't isa. So, because of out of your curiosity, naging malawak na interes mo doon. Okay? Kaya, nag-search, nagbasa ka ng nagbasa, nag-interview ka, nagtanong-tanong ka. So, naging knowledgeable ka. Okay? Kasi, once na ang aking kaalaman mo ay ginawa, halimbawa, nasa isip mo lang muna yung mga gusto mong gawin. Kasi isip mo yan, nabuo siya. Out of that mga interest mo at yung sa kaalaman mo, naging product na siya. Okay? Yun na yung output mo. So, from your mind, naging output mo na siya. Kasi nagawa mo na siya. Okay? Number three. Imahinasyon. Imaginative. Ang malikhain ay nabubuhay sa sariling mundo ng imahinasyon. Ang malikhain imahinasyon ay kanyang sinusundan at nagdadala sa kanyang pangapagawa ng produktibo o mga malikhain pagkilos na para sa sitwasyon sa kanyang kapaligiran. Imaginative. Kasi yan talaga, kapag kamalikhain ka, yan ang isa po talaga sa mga nalit. Nung nakita mo yun, paano niya kaya ginawa yun? Isip ka, ay siguro da, ganito, ganyan. Ay eto, kapag nakuha ko itong mga gamit, eto, dito ko ilalagay ito. Kasi para eto kasi yung magpo-provide na kung para maganda siya eh, ganyan-ganyan. So, gumagana yung isip mo, nag-i-imagine ka, ano ba yung magandang gamit na gawin, nagamitin ko? Ano ba yung mas quality ang dating kapag ka ito po yung ginamit ko? Mga ganyan. So, nagiging productive ka. Kasi, isip ka ng isip, paano mapapaganda yung product mo? Okay? Yung output mo. And then, palapansin o palapunak, critical. Ang mga napansin o napunak, kahit sa kanya nagmawa ng pagbabago na tungkol sa sitwasyon. Yan. Minsan, yung mga criticism nakakatulong sa atin kapag welcome sa produkto. Okay? Kasi, pag palapansin ka, halimbawa, may nakita kang isang product. Halimbawa, ang product ay yung upuan na kahoy. Halimbawa, ganun ha. Nakita mo yung design niya, yung pagkakaroon ng yung mga design niya na ukit-ukit doon, mas mapapaganda pa. So sabi, dapat ito ginawa niya eh. Kasi mas magandang tignan eh. Para mas attractive sa ibang tao. Para pagka umupo, parang pangmayaman. Halimbawa, ganon. So yun nakakatulong sa isang imaginative na tao. Napapansin niya, inapupunan yung mali doon sa nakita niya. So ano gagawin niya? I-improve niya yun. Okay? So, yun yung maganda sa pagiging palapuna minsan, okay? Sa produkto o sa mga ano ha, kasi for improvement. Okay? Next. Mapakiramdam, sensitive, makiparamdam ang mga malikhain sa mga pakiramdam at iba't ibang emosyon ng kapwa at sa kapaligiran. Ang tindi ng mga emosyon na kanyang nararamdaman sa kapwa at sa mga sitwasyon sa kanyang paligid ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang makagawa ng mga bagay-bagay. Sensitive. Sensitive ka sa kung ano ang kailangan ng mga tao doon sa lugar na yon. Sensitive ka kung ano ba yung talaga yung kailangan na hindi naman sila mapapamahal. Yung mura pero quality. Yun. Sensitive ka
bagay na yun. Dahil alam mo na hindi lalo ngayon, di ba, pandemic time, may mga tao talaga na hindi kaya bilhin yun. Okay? So, paano mo siya i-divert sa quality na bagay pero kaya ng tao? Okay? Hindi mabilis umayon, non-conformist, ang mga pamamaraan na pagkamalikhain ay ang pagkilos na nag-explore ng hindi magkaibang alternatibo sa paglikha o pagbuo ng mga bago paggawa. Hindi siya yung yes ma'am, yes, yes boss. Okay? So, hindi siya yung agad pumapayag. Kumbaga, nag-iisip muna siya ng many times bago siya sumang-ayon. Kasi, pinag-iisipan niya, yun ba talaga yung maganda na gawin? Ito ba yung pamamaraan na mabilis at kumbaga tama? Yun. So, yan po yung isang malikhaing tao. Hindi mo siya mapapapayag agad. In just one click. So, mag-iisip muna yan. Okay. Next, malaya o makapag-iisa. Independent. Malaya ang malikhaing taong gawin ang mga nais niyang gawin sa paggawa sa nais nila. Hindi sila naapektuhan o pinanghihinaan ng loob sa mga sinasabi o reaksyon na ibang tao. Kasi diba minsan, halimbawa, tayo mismo yung gumagawa. Tayo yung creator, kumbaga. And then, nakikita ng ibang tao yung ginagawa natin. May sinasabi sila, eh, huwag ganyan kasi pangit yan. Dapat ganito. Eh, hindi ganyan dapat kasi walang bibili niyan. Hindi ganyan dapat kasi hindi yung tatampalikin ng tao. Halimbawa, gano'n. Hindi maganda yung ganyan. Halimbawa, kung nag-drawing ka, hindi maganda ganyan. Dapat gantong design. Diba? Minsan gano'n. Pero, kapag ikaw ay talagang creative na tao, hindi mo sila papansinin. Kasi nga, diba? Ikaw yan eh. Ikaw yung gumagawa. So, isip ko to. Pamamaraan ko to. Idea ko to. So, ako yung masusunod. Kung tangkilikin o hindi man ang magustuhan ng ibang tao, at least, alam ko sa sarili ko, ako yung gumawa nito. May sisihin ka man, ako. Hindi ko sisisihin yung ibang tao dahil sinunod ko sila. So, ganun po yung pagiging malikha. Next, intuitibo o may andam or intuitive. Karaniwan, mga nababasa nila ang mga iniisip o nararamdaman niya kanyang kapwa sa mga sitwasyon. Ito ang kanilang nagagamit sa paglikha ng mga bagay at mga sitwasyon na alam nila ay magiging pagtingin o pagtanggap sa kanilang kapwa. So, intuitive sila yung parang siguro kung ikaw yung halimbawa may kausap ako. Halimbawa, kausap ko yung kaibigan ko. Ang idea niya is ganito. So, nababasa mo na yun yung idea niya. So, yun yung maaring idea ko din. Okay? So, paano nila nagagamit ang pagiging malikhain sa bagay ng mga sitwasyon? So, parang ang ano nila, nababasa nila yung isip ng ibang tao. So, yun yung maaring gawin nila. Parehas kayo na naiisip. Kumbaga. Number 9, may tiwala sa sarili, confident. May tiwala sa sarili ang mga malikhain na mamuna o pangunahan ang mga posibilidad at pag-ilos na magpabuti sa masuliraning sitwasyon ng nakararami. Karaniwan din ay taglay nila ang pagiging isang leader. So, yan naman kasi talaga dapat sa isang tao, yan ang hindi mawawala. Magtiwala ka sa sarili mo. Kahit na maraming tao na nagda-down sa'yo, kailangan naniniwala ka sa kakayahan mo. Paano mo mapapabuti yung sitwasyon? So, alam mo may kakayahan ka. Napanghihinaan ka lang ng loob dahil sa sinasabi ng iba. So, ngayon, patunayan mo. Patunayan mo yung kaya mo. So, maging leader ka, manguna ka. Kasi once na walang namumuna, hindi naman natin masusubukan ng isang bagay. So, kung alam mo sa sarili mo ay kaya ko to, magagawa ng paraan to, so push mo na. Okay? Confident. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan kasi ako to. Number 10, original. Ang mga malikhain ay nakaiisip at nakalilikha ng mga bagay at pagkilos na hindi pa nasusubukan o nagagawa ng ibang tao. Gaya nga na sinabi ko kanina, be original. Huwag mong i-replicate yung gawa ng iba na parang ginaya mo lang. Okay? Malalaman nila, eh ginawa na yan ni ano eh.
okay? At least kung ikaw original, ikaw yung unang gumawa. Maaaring magbase ka lang sa mga nabasa mo, pero nilelevel up mo siya, ina-upgrade mo siya. Number 11, may mataas na motivasyon. Ang Malikhain ay may nakaganya ka, mataas na layunin sa buhay. Siyempre, kung gagawa ka ng isang bagay, may inspiration ka, may gusto ka, patunayan. So, bakit mo ba doon ginawa? Ano ba yung purpose mo? Maliwanag sa kanila ang banal na dahilan kung bakit sila nilikha ng Diyos sa kanyang pananaw, ang mga nilikhang produkto o pagkilos ay kumakatawan sa banal na nais ng kanyang Panginoon. Okay, so ibig sabihin nito, lahat tayo kasi ay may purpose sa buhay. Bakit tayo nabuhay? Bakit tayo ginawa na Diyos? So, iyon, yung motivation niya, doon niya hinuhugot yung mga taong Malikhain. Kasi, alam niya na ito yung layunin ng Diyos na gusto niyang gawin ko. Kaya kailangan i-push. Okay? So, highly motivated. So, paano naiangat ng kagalingan at pagiging produktibo sa paggawa ang pagkatao ng isang kabataan? So, number one, tiwala sa ng kapwa. So, syempre, yung tiwala ng kapwa sa'yo na kaya mong gawin yon, yun yung isa sa nagmo-motivate sa'yo na gumawa pa ng gumawa. May tiwala yung kasamahan mo. Ibig sabihin, may naniniwala sa kakayahan mo. Okay? And, tibay ng loob, courage. Hindi mabilis panghinaan ng loob ang tao na matapat at magaling sa kanyang paggawa. Yun nga, yung katulad kanina sinabi, hindi ka nagpapadestruct sa mga sasabihin ng iba. Titibayan mo yung loob sa lahat ng criticism nila. Okay? So, tiwala sa sarili ang pinagagana mo siya. Number 3, pagiging maparaan, resourcefulness. Out of nowhere, walang mga gamit or walang available na gamit, pero naghahanap ka sa paligiran na pwede mong ibigay na alternative para doon sa gagawin. Number 4, katapatan sa paggawa. Honesty. Siyempre, hindi mahirap ang isang mabuting magagawa na tanggapin ang mga kamalian habang ginaganap ang kanyang gawain. Hindi sinisisi ng isang matapat na magagawa ang makasamahan ang nagawang pagkakamali. Sabi nga kanina, di ba? Pag sundin mo yung sarili mong idea, at least, tapat ka na ikaw yung gumawa nun. Kapag ka nagkamali ka, kapag hindi nagustuhan ng iba, sarili mo lang ang sisisihin. Hindi ang ibang tao kasi hindi ka naman nakinig sa kanila. So kung halimbawa ay maging maganda naman ang pagtanggap ng tao, so ang credit ay sa'yo pa din. So sa'yo lang iikot yun, hindi sa ibang tao. Number 5, maaasahan. Lagi maaasahan ng samahan na matatapos na mabuti manggawa ang mga gawain sa takdang oras. Maaasahan, pag sinabi mong matatapos mo siya ng isang linggo, so out of that week, mabibigay mo na siya. Okay, hindi yung, nabay ako nagagawin, madali lang naman yan eh. Hanggat hindi mo na siya nagawa sa tamang oras. Okay, kasi kapag ka ikaw ay isang produktibo at malikhaing tao, meron kang dedication or committed ka sa ginagawa. Next, positibong pananaw. Bukas ang isip sa tinatanggap ng gawa kung na kanyang ginagawa. Yan, hindi ka magagalit sa kapag pinupuna ka ng iba. Naniniwala ka sa sarili mo pero hindi ka magagalit sa sasabihin ng iba. Tinatanggap mo lang yung puna ng kasamahan mo. Kasi, sabi nga open-minded ka eh. Open-minded ka sa lahat ng bagay. So, sa mga bagay na puna nila, okay lang. Continue ka pa din. Okay, ito po ay panghuli na gusto kong ibigay sa inyong iwanan sa inyong mga isipan. So, tunay na malaki ang magagawa ng mga karaniwang tao kung malilinang ang kanilang pagiging malikhain. Kaya ang mga kabataan sa murang kulang pa lamang ay kailangan ng hikayatin upang maging malikhain. Okay? So, kaya nga po sa school, sa mga bata, kami mga teachers, talagang kahit hindi po sa mga paggawa ng mga output or what, sa pagsagot pa lang, di ba? We develop the creative thinking. Yung makakapag-isip yung bata, hindi yung sasagot lang siya na, opo, mahusay po, maganda po. Okay?
medyo palawakin natin para ma-develop yung pagiging imaginative niya, para ma-develop yung critical thinking niya doon sa certain situation na binigay mo. So, habang bata pa lang, i-develop natin yan. Mahihirapan na kasi tayo pagdating na medyo may edad na yan. Kung kaya't laging tatandaan na ang talino at kakayahan ay biyaya mula sa Diyos na maaaring gamitin natin sa kapag ipakinabang na paraan. Yan. Lahat tayo ay may kakayahan na binigay ng Diyos. Iba-iba, di ba? May mga magaling kumanta, magaling mag-drawing, magaling sumayaw, okay? Magaling sa mga bagay na halimbawa, ayan, sa pagsasalita or what, biyaya yan mula sa Diyos. Okay, so, huwag natin siyang sayangin. I-develop natin siya. Later on kasi makikita mo naman kung ano yung kakayahan mo. Given na yan eh. May mga nakukuha tayo through practice, pero still, may kakayahan ka. So, huwag mo sayangin yun. At gamitin mo siya sa kapakipakinabang na bagay na makakapagpaangat sa sarili mo. Okay? Huwag mo siyang gamitin sa kalokohan. Tandaan po yan, ha? Sa pamamagitan ng angkop na paggamit nito, makatutulong kabataang tulad nyo hindi lamang para sa kaunlaran ng sarili, kundi pati na rin sa bansang kinabibilangan. Yun nga po. Habang bata, sabi nga eh, ang kabataan ay siyang isa sa pag-asa sa ating bayan. Patunayan natin yan. Okay, habang bata tayo, gumawa tayo ng mga bagay na kapakipakinabang na hindi lamang mag-aangat sa sarili mo, sa pamilya mo, maging sa bansang kinabibilangan mo. Kasi anuman po ang dahil Pilipino ka, anuman po yung marating mo, isa po sa mga bagay na ipagmamalaki ng ang bansang kinabibilangan mo. So, sana po ay natutunan nyo ang paraan kung paano tayo magiging malikhain, kung gaano ito kahalaga sa buhay natin, at paano natin gagamitin sa tama yung mga biyayang binigay sa atin. So muli, maraming salamat sa